Ito ang Outflow, ilang sandali ng pagdalay ng buhay. Dalawang prinsipyo ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Genesis 2:17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. May isang prinsipyo ng pamumuhay na tinatawag na prinsipyo ng kasalanan. Maaari nating sabihin na halos lahat sa sanlibutan ay namumuhay sa prinsipyong ito. Sila ay mga anak ng puot at kontrolado ng agos ng sanlibutan. Sila ay gumagawa ayon sa operasyon ng mga masasamang espiritu sa kanilang puso. Ang prinsipyong ipinamumuhay nila, ay ang prinsipyo ng kasalanan tulad ng binabanggit sa Efeso 2:1-3. Kaya, hindi na natin ito ibibilang sa ating paksang ito. May dalawang prinsipyo na maaring ipamuhay ng isang mananampalataya. Una, ang prinsipyo ng kaalaman ng mabuti at masama o ng tama at mali. Madalas sinatanong natin kung tayo ay may gagawin, ito ba ay tama o mali? At batay dito, tayo ay nagdedesisyon. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain niyaon ang puno ng mabuti at masama, ay walang pagsalang mamamatay ka. Maaaring mabuti ang piliin mo at tanggihan ang masama. Subalit, ayon sa salita ng Diyos, ito ay may parehong pinagmulan at resulta, ang kamatayan. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga magulang dahil tayo ay pinalaki at tinuruan nila na huwag gumawa ng masama kundi ng mabuti lamang na nagpreserba sa atin hanggang sa araw na makilala si Kristo at mamulat tayo na ang kautusan ay tila isang kulungan na nag-iingat sa atin tungo kay Kristo. Gayunpaman, sa ating pag-asam sa kasakdalan ng buhay Kristiyano, nararanasan natin na ang tanging magagawa ng kautusan ay ang regulahan tayo at lalo pang magbibigay sa atin ng kabalisahan. Ang ikalawang prinsipyo ay ang prinsipyo ng buhay. Hindi niya nais ng Diyos na sikapin nating iwasan ang masama at gumawa ng mabuti. Ang naisin niya ay ang punuin tayo ng kanyang sarili, sinasanhi siyang maihayag sa pamamagitan natin. Ang mabuti at masama ay kapwa nagmula sa parehong puno. Parehong galing sa isang pinagmulan na nagre-resulta sa pagiging independent natin sa Diyos at kamatayan. Ang prinsipyo ng buhay ay ang kunin ang dibinong buhay bilang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ang dibinong buhay ay ang Panginoong Jesus mismo ayon sa Juan 14:6 na siya ring daan natin upang makalabas mula sa pag-iingat ng kautusan tungo sa masaganang pastulan ng kanyang sarili. Ang piliin ang prinsipyo ng buhay, ang kainin ang puno ng buhay sa katunayan ay ang piliin si Kristo, ang pagiging nakadepende sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang bagong set ng 10 utos na susundin natin sa panlabas, kundi ng buhay at kapayapaan sa loob ng ating espiritu. Ang pamantayan ng ating pamumuhay ay hindi rin batay sa moralidad, kundi higit na mas mataas pa kaysa rito, ang dibinong buhay na nasa loob natin. Kaya totoo, tayo ay tila nasa Harden ng Eden pa rin ngayon sa harap ng dalawang puno, puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ano ang iyong pipiliin? Buhay ba o kamatayan? Anong prinsipyo ang ipinamumuhay mo araw-araw? Ang pagpili ay palaging nasa iyo. Ngunit tulad ng sinasabi ng Deuteronomio 30:19-20, piliin ang buhay,
upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay.